So yo, what's up guys? It's Reed Moto Vlog. It's Deke Boy TV. So nandito tayo ngayon sa Gainer 8 yan upang syempre ito binabaklas na. Abi tayo ng bagong gulong natin na B-Rubber. Brenos ko kanina sa YouTube account kung kailan ba ako huling nagpapalit dito ng B-Rubber. Lagpas na rin isang taon. Tapos tingnan natin yung ano, lagpas isang taon siya ginamit pero tingnan natin yung gulong natin. Actually medyo good pa siya. Kaya pa yan, hindi lang tayo masyadong mabangin kaya ano, kaya makapal pa yung gilid. Pero goods na goods pa to, kung pan daily-daily lang, kayang-kaya pa yan, no? O, sinong gusto niyan, iwan ko na yan dito. Wow! Tara, pasok tayo. Dito, ang main product dito madami. Pakita ko lang sa inyo. Madaming sets na langis, pero syempre, edi tayo, ito yung ginagamit natin, no? Kicks, number one kasi yan eh. Yung Gainer 8, mayroon siyang sariling brand siya ng MotoCare product. So may mga iba't ibang MotoCare product dito, nagkasama ka sa akin. Papakita ko sa iyo. Ito. Ayan, oh, armor coating. Ayan, ayan pinaka the best dinalisay na ng panahon niyan. Maraming mga pagsubok na pinagdaanan niyan, maraming mga pag-aaral na 'yan. Meron tayong tire cream. At siyempre yung pinaka bago natin, yung pinaka malupit, pinaka malakas. Ito. Ching! Amazing cream ito. Pangmalakasan na to. Subukan natin mamaya. Gusto niyo ba? Gawa ko ng separate video dito sa amazing rim na to. Pero ito, mamimigay uli ako nito. B-Rubber. Pag tumatagal siya, napupudpud siya, ano eh, makapit. Ganun pa din yung kapit niya, hindi nagbabago. Kasi ito, yung B-Rubber kasi, ano siya, mix siya ng soft and hard compound. Ibig sabihin, soft compound kasi ano eh, makapit. Pero dahil yung mix siya ng ano, hard compound, matibay din siya, durable siya, at saka tumatagal. Ang B-Rubber ay nagsimula ito 1977 at siyempre sa Thailand. Doon kasi isa sa maraming, tulad ng Pilipinas, maraming mga pinagkukunan ng mga rubber materials, yung galing nga sa rubber tree. Tapos ito nga, ang CEO nga nito ay si Bitorn Sukanjanapong ng Thailand. So sa pangalan pa lang alam natin Thailander. Tapos yung product na itong B-Rubber kung saan saan napunta lupalop ng mundo. Sa Europe, Amerika, Asia syempre at marami pang iba. At ang B-Rubber ay marami na rin awards na natanggap. Silipin uli natin yung MC ko kung anong ginagawa doon. Baka sinisirani ko na yun. Tara. Okay guys, let me educate you. So ito, tingnan nyo sa gulong. Pag bibili kayo ng gulong, dapat lagi yung tatandaan to. Kasi yung mga gulong na expired yung ano niyan eh, may lifespan lang to eh. Pag hindi siya nagamit, mga nas 5 to 6 years lang. So ngayon, ito makikita nyo sa B-Rubber. Ayan, yung new brand, Ultra Racing Grip. Tapos, ito yung size 8080. So ibig sabihin, kapag first 2 digits, ayun yung lapad. Ito, first 2 digits. Tapos yung second 2 digits, yung taas nung gulong. Kaya yung taas, yung height niya. 14, ito yung mags. Okay? MC, motorcycle. Tapos ito ngayon, kasi baka hindi nyo alam eh. So ito, ang ibig sabihin itong 4, or itong P, ply. Yung kapal nung rubber mismo. Kaya nga magkakaiba yung presyo ng gulong eh, kahit na pare-pares branded. Kasi nagkakaiba sa ply. Yung iba kasi makapal na ply, ginagamit, pero mas mabigat. Marami kasing purposes ang gulong. May mga pang-racing, mostly pang-racing mas mas konti yung ply kasi mas magaan. At the same time, hindi naman kailangan na makapal na ply sa mga racing tires kasi gagamitin lang naman siya for the purpose of racing. Hindi naman siya pang-daily. So ngayon, ito may naka-reinforced rotation mark. Siyempre para hindi rin malito yung nagkakabit. Kasi hindi basta-basta lang kinakabit to eh. Kailangan sundin yung rotation kasi ito yung kanyang markings sa gulong. At alam niyo ba purpose nito? Ang purpose nito kasi sa tubig. Kapag dumaan siya, diyan dumalabas lang yung tubig, hindi siya nag-i-stay na malibang kung baha siyempre. Pag baha siyempre ilubog lahat 'yan, 'di ba? So ngayon, ito, made in Thailand, kita nyo naman. Sawadika. Yo, di ba? Ito, B-Rubber. Tapos ito yung isa sa mahalaga. Yan, close up mo. Makikita natin dyan, 38-21. So,
So ang ibig sabihin niyan, yung 38 ay yung weeks, yung first two digits ay yung weeks. So kayo na magbilang ng 38 kung anong month siya. Tapos yung 21 ay yun yung year, which is 2021. So ngayon 2022, kung week 38 siya, wala pa siya isang taon. So ngayon bagong-bago pa siya. Kasi dito sa Gainer 8, mamaya papakita ko sa inyo yung stocks dito kung gaano kadami. At napakabilis din maubos dito. Kaya lagi yung mga stocks nila dito ng B-Cover, laging fresh. Parang yung ex mo. Yan. Ngayon, isa pa sa mahalaga. Kung dito, close up natin, yung PSI. Di ba nakikita natin dito, 41 PSI cold. So kasi, sabi ko nga sa inyo, ang B-Rubber ay nasa kung saan-saan kontinente at bansa na. May Europe, Amerika, kahit saan, sa Asia. Dito sa atin sa Pilipinas, dahil tropical country tayo, most of the time dito mainit naman talaga eh, di ba? Mainit, maliban lang pag rainy season, doon lang lumalamig. Ngayon, ang advisable lang dito ng PSI sa atin ay 30. So, pero depende pa din sa paggamit nyo. Kasi minsan, kapag rough road yung dadaanan nyo, smooth yung kalsada. Depende sa kung paano siya gagamitin. Pero advisable talaga, 30 hanggang 31, 32, ganun. Kaya lang nakalagay dito, 41 PSI cold. Siguro pag nagpunta ka ng South Korea, pasok to, yung cold mo dito. No? So kasi ang B-Rubber, ano siya eh, kumbaga, maliban sa affordable, durable, magagamit mo siya sa kahit saan eh. Pwede sa malamig, pwede sa mainit, pwede sa rough road, pwede sa straight road. So, all around. Diba? Kaya nga number one ang B-Rubber eh. Diba? Yun. Ito naman, yung B431F. Ito yung model ng gulong. Kasi maraming klase na gulong. Tsaka sa brand. So, ngayon, kung sa B-Rubber, pag-uusapan natin, mostly na ginagamit ng mga rider dito sa Pilipinas, mga pan-daily ito. Yung B431F. Kasi ayun yung mga sizes din, tsaka yung ginamitan ng compound na saktuhan para sa mga daily riders na tulad ng mga, especially mga naglalalamo, Food Panda, yung mga ganon, goods na goods gamitin ng B-Rubber. Then, sa ginamit naman sa kanya rubber, sabi ko nga sa inyo, mayroon siyang mixture ng soft compound tsaka ng hard. Kasi kapag hard compound, matigas siya masyado. Although, oo, magagamit mo na matagal mapudpod, di ba, pagka ganun. Kaso nga lang, kadalasan, hindi ganun yung quality ng ano niya, ng kapit sa semento, especially kapag basa. Unlike kapag soft compound, katulad ng mga ginagamit sa race tire, yung mga race tire, mapansin nyo, ang bilis mapudpod nun, di ba? Ang bilis mapudpod nun. Isang gamit lang sa race track, pudpod na siya. So, ito naman, ang kagandahan dito, meron siyang mixture ng soft compound at hard compound, kaya combination siya na tumatagal pero makapit. So actually yung sa akin, yung ano ko, yung gulong ko na pinakita ko sa inyo kanina, actually pwede pa siya talaga. Makapit pa nga siya eh. Medyo binabangin ko siya ng konti, binibirit ko pa siya. Kayang-kaya pa naman. Eh, kaso nga lang, si Gainer 8, Boss Jordan, pinagpapalit na ako. Alam mo, magagawa ko. Siyempre, papalitan natin yan, di ba? Sayang yung biyaya. Yun nga pala, ito nga pala sa mga nanonood. Abangan nyo si B-Rubber Philippines Gainer 8, abangan nyo sa kalsada dahil mahimigay tayo ng B-Rubber, no? Siyempre pair yan, hindi pwede pa isa-isa lang. So kung mabibigyan ka, pares, swerte mo. Kaya kung napanood mo ng video to, paki-like, share, tapos punta kayo sa page ng Gainer 8. Paki-like na din yung page ng Gainer 8 para lagi yung updated sa mga kung anumang pakulo ng Gainer 8 at mga promo nila dito at iba pang mga previous na binibigay nila. Tsaka nga pala, masingit ko na, kapag nagpakabit kayo dito sa Gainer 8 ng gulong, libre na installation. Tapos may libre na rin siya na tire valve, tsaka may libre na rin na sealant. So, malaking bagay na yon, especially nga sa mga delivery riders na alam naman natin na medyo matumal. Minsan, napalaking bagay na makalibre ka sa installation. Tapos mayroon pang sealant. Meron pang tire valve kasi minsan naluluma na rin yung kinakalawang na rin. So napakalaking bagay nun. Mamaya, papakita ko sa inyo yung bodega sa taas para at least makita nyo yung mga stocks dito na gulong. Kung anong gulong kailangan nyo, meron dito na B-Rubber brand. No, kompleto yan. N-Max, yung mga kahit ano, mga scooters, yan, meron dito yan. Meron na rin sila dito yung different sizes eh. Yung mga 13, kasi mga N-Max eh, 13. Yan.
pakita ko sa inyo mamaya yung mga sizes. Tapos sa price naman, check nyo lang yung page ng ano ng Gainer 8. Mag-guarantee ko sa inyo, SRP minsan below SRP pa nagdi-discount ng konti. So yun. Tingnan natin yung ano, yung gulong natin kinakabit. Pakita ko sa inyo lahat ng stocks. Tika, samahan nyo ako sa taas. Saka. Tika, pakita ko sa inyo. So, dito pa lang, oh. Kita mo na, mga stocks. Nga pala, mayroon din pala mga helmets dito sa Gainer 8, ha. Madami din. Pakita mo yung helmets. Mayroong Evo, mayroong shifter helmets dito. Ayan, oh. Ito, yung mga gulong sa Gainer 8. Ayan. Ganyan kadami. Tapos, langis. Dami. Ayun, oh. So, sobrang dami. Sobrang dami. Kaya, tingnan natin dito. Ayan. Tingnan mo naman, sobrang dami. Tapos, yung sizes naman niya, parang ganito kaliit. Yung mga nagta-tie look, yung mga nagsaset up, ayan, yung mga maliliit, yung mga by 70 na 70-45, yung maninipis talaga, yung may available din dito. So yun mga ka-banking, salamat sa pagsama sa akin dito nga sa Gainer 8. Picture natin yung B-Rubber at sana may natutunan kayo sa pagpili ng napakagandang klase ng gulong na magagamit nyo sa araw-araw nyo na pagbiyahe. So, Deke Boy TV, sabi na, speed drills that kills, ride safe, peace. And, bye-bye, B-Rubber, Gainer 8.